Mobile journalist Merrimon Reyes is joining us live from Davao City. Merrimon, kamusta ang sitwasyon dyan? Yes, Angela, mainit ang atirik-atirik ang araw dito. Pero bukod doon, wala tayong masyadong nakahagilap na escalation sa mga pangyayari dito sa labas ng Kingdom of Jesus Christ compound. Ngayon, naka-standby lang yung mga police units, nagkakaroon din ng shifting para nga raw makapagpahinga, kumain at mag-ipon ng kanilang enerhiya. Ever since na naiserve yung temporary protection order kahapon, malaya nang makapasok at labas yung mga miyembro ng simbahan, lalo-lalo na siguro yung mga naiwan dito sa labas habang yung duration ng, kumbaga yung giitan sa pagitan ng dalawang panig ay nagpatuloy simula noong Sabado. Kanina umaga pa lang din may mga nakita tayo na ilang mga miyembro ng simbahan na babalik dito dahil may dala silang bag, mga gamit, mga damit, mga pagkain. At wala naman daw ibang order na nakukuha ang pulisya na nagbabantay dito, kundi yung mag-standby lang at siguraduhin yung seguridad ng labas ng KOJC. Hindi pa rin tayo makakasilip sa loob kasi wala tayong permiso, kaya hanggang dito lang tayo sa labas. And bukod pa doon, siguro yung pagdating sa usapan ng traffic, itong kahabaan ng City Garcia National Highway, passable na rin naman siya ng mga pampubliko at pribadong sasakyan. Siguro nga lang kailangan magbitbit pa ng pasensya dahil sarado yung ibang mga linya kasi dito situated yung mga ambulansya, mga pulisya, mga vehicles, pati ng media. Pero yun lang naman yung kailangan nilang bitbitin dito kasabay nga natapos na yung truck ban from 4 a.m. to 8 a.m. dito. Yun lang naman yung kailangan nilang i-consider. Wala rin tayo masyadong nakagilap na presensya ng mga miyembro ng KOJC sa labas ng compound dahil simula nga nung isinerve kahapon yung TPO, sila ay nag-celebrate at nasa loob ng compound. Kagabi narinig natin yung kanilang pagsisigaw, pag-iyehe, yung kanilang parang debosyon sa pagpapasalamat nga dahil dito sa TPO. Pero bukod dyan, ongoing pa rin naman yung parang debate sa pagitan ng dalawang panig pagdating doon sa interpretation sa mga detalye sa loob ng TPO. Kung ano nga ba raw yung mga barikada na dapat bigpitin. Kasi doon sa mga nakausap din natin ng mga KOJC members, yung ilan sa kanila nagtataka kasi ang alam daw nila simula nung isinerve itong TPO, magliligpit na at aalis na raw ang pulisya. Pero ngayon, kaya dumadating pa rin kasi tuloy-tuloy na pumapasok din yung ilang mga police units. Ano, oh, meron din sa tayo nakita na pumasok kagabi. Kaya yung iba sa kanila nagtataka. Pero bukod pa dyan, siguro mas nagiging dominated pa yung happy mood nila. Eh. Kaya ngayon din, naririnig natin sa loob ng compound. Dito sa may dome nila, yung mga chanting nila, nag-yehe-yehe sila simula pa lang kanina umaga. Angela. Yes, I'd like to touch up a little, Merrimon, on yung TPO nga. No? Kasi interpretation ng police is, in other words, hayaan nila for the KOJC members to move freely, pero tuloy pa rin ang search. Ang akala naman ng KOJC, hindi na daw matutuloy ang search. So nakikita mo ba, or sa naririnig mo dyan ngayon, Merrimon, are the police still searching for Pastor Apollo Quiboloy sa loob ng compound? Yes, so far ito pa rin talaga yung ongoing. Yung search operations dito para kay Pastor Apollo Quiboloy para nga ma-serve kanyang warrant of arrest ay ongoing pa rin dahil hiwalay yung usapin tungkol doon sa warrant of arrest tsaka itong temporary protection order. Yun nga kasi yung nagiging debate ngayon, ang nabanggit din ng legal counsel ng KOJ sila si Attorney Israelito Torion kahapon, aalis na lahat ng pulisya, magliligpit na sila. Pero sa panig naman ng pulisya, inaklaro nila na ano po ba yung mga kailangan ligpitan, ano ba yung sakop nitong TPO na to, anong barikada ba yung pinag-uusapan natin dito. Kaya still, on standby pa rin naman ang mga pulisya dito sa labas at sa ibang mga entry points ng KOJC compound. Pagdating naman sa detalye kung ano na nga ba yung progress ng search operation sa loob, kung nasaan na nga ba sila, ano na ba yung sitwasyon, yung status, yung paghahanap sa ilalim ng lupa dahil nga dito sa nakukuhang signal ng radar pagdating sa heartbeat at signs of life, wala pa tayong ibang detalye na kukuha. Merrimon, ano, would you know kung ilan na ngayon ang mga tauhan ngayon ng pulisya dyan right after ma-release yung TPO? Wala pa tayong specific na numero. Pero kung susumahin natin, i-estimate natin yung mga lumalabas-pasok ngayon, kada labas-pasok na kikwenta ko kasi simula kanina, parang nasa 50 kada batch na lumalabas. So kung tatansyahin natin, aabot ito ng ilang daan. Plus kasi consider natin dito na hindi na lang naman yung Davao City Police ang nandito. May ibang mga units din na nanggagaling sa Calabarzon, sa Gensan, at meron silang shifting na ginagawa. Kaya medyo naging iba-iba din yung numero ng mga pulisyang nandito kasi nga kakailanganin muna raw nilang kumain. Pagka may aalis, may papalit muna dito. Ang nasabi sa atin, ang shift daw nila ay usually 12 hours.
pagkatapos noon, gigilid naman, may iba naman daw na pwesto dito. Pero bukod doon, hindi pa natin nakoconsider yung numero nung SAF. Saka nang iba pa, dumating din kasi dito ang ilang mga miyembro ng CIDG. So kailangan din natin i-estimate kung gaano nga ba karami yun. So subukan natin makakuha kasi ng datos o ng impormasyon mula dito sa kapulisan sa paligid natin. Pero hindi pa nila kasi tayo mabigyan ng sagot. May nakausap ka na ba ngayon na mga miyembro ng KOJC? Kung ano ang kanilang reaksyon ngayon na kasi kahapon nagse-celebrate sila dahil dun sa TPO. Yeah. Pero ngayon nandiyan dyan pa rin ang presensya ng mga otoridad. Ano naman ang kanilang sentimiento? Halo-halo, Angela, kasi simula nung sinerve yung TPO kahapon, ang pinakaunang naging reaction talaga nila nung makapasok tayo sa loob habang inaantabayanan natin yung legal counsel ng KOJC na pirmahan yung receiving copy ng TPO, nagpapalakpakan sila, masaya silang lahat, at binubugaw pa nga nila tayo, pati pulisya, kumbaga nagbababay sila. Mm-hmm. Sa mga nakausap natin dito, masaya sila dahil hindi na nga raw sila pinapalaya sa kanilang property at nakakabalik na nga raw sila, kumbaga may kalayaan na silang maglabas-pasok. Pero again, on another point, nung nakikita naman nila na may mga pumapasok pa rin na units ng pulisya, nagtataka sila. So wala sila ibang magawa kundi tignan ng masama yung mga pumapasok na pulisya. Pero dahil nga overflowing pa rin yung kaligayahan nila kahapon, mas yun yung napapansin natin na emosyon nila. Pero ngayong umaga kasi may mga nakasalubong din tayo na ilang membro ng simbahan na bumabalik pa lang ulit dito sa loob. At nung nakausap naman natin sila, ayaw nga lang nila kasi magpa-record, masaya raw sila kasi tulad nito, nasa labas sila ilang araw. Ngayon, makakabalik na sila ng malaya. Kung gugustuhin daw nilang lumabas ulit, magagawa na raw nila yon. Pero isa pa rin sa kanya question nila, bakit nga daw may pulis pa rin sa paligid ng compound? Oh, Merrimon, last na on my part, ano, kasi sinabi ng PNP the other day, if I'm not mistaken, na yung mga entry points hindi lamang dyan sa KOJC kasi di ba meron niyang dugtong doon sa airport. Sabi nila, pati yun ay binabantayan na nila. Ngayon ba, would you know, meron ka bang impormasyon na nandoon pa rin, nakabantay ang pulisya o kasama yan doon sa tatanggalin nila dahil dito nga sa inisyo na TPO ng Regional Trial Court ng Davao? Pagdating kasi doon sa barikada, ang interpretation ng KOJC, lahat ng mga pulis na nakakalat sa lahat ng entry points dito sa compound, kasama na yung doon sa malapit pa po sa Davao International Airport, lahat magliligpitan. Pero dahil nga iba-iba yung nagiging, kumbaga, debate tungkol dito, sa mga nakuha nating impormasyon, tuloy pa rin naman daw at situated pa rin ang mga police unit sa lahat ng entry points, sa lahat ng gate, at kahit sa mga kalye na malapit dito sa KOJC compound. Tuloy pa rin naman daw ang pagiging standby nila. Wala rong ibang orders na binibigay sa kanila na lumikas talaga. Siguro yung pinaka-latest na lang na order na ginawa nga nila, yung human barricade. Kumbaga, nabawasan na, hindi tulad nung mga lumipas na araw na hile-hilera talaga yung mga pulisya dito. May isang maliit na lang ang nilera ng pulis doon na nagbabantay lang sa daloy ng trapiko. Pero bukod doon, ito pa rin naman yung sitwasyon ng mga pulisya. On standby pa rin sila. Last question on my part, Merrimon. In the meantime, habang magkasalungat ang interpretasyon ng both ng mga kabilang panig, who is going to resolve this issue? May nasabi ba ang PNP na they are both going to the Davao Regional Trial Court or the Court of Appeals para ma-resolve itong issue and finally matuldukan na itong debate? Yung sa huli kasing pangyayari, nag-usap si General Nicolas Torre, pati itong si Attorney Israeli Torrio. At kinwestiyon nga kasi ni Torre kung ano nga ba yung sakop, yung specific details pagdating doon sa nilalaman ng TPO. Pero pagdating sa ibang detalye, kung magkakailanganin bang magsampa ulit ng bagong order para daw mailigpit talaga itong pulisya, wala pa tayong ibang detalye na kukuha. Sinusubukan din nating makontakt yung number na meron tayo related sa legal counsel ng KOJC, pero hindi pa tayo nila binabalikan. Yung pinakahuli lang na detalye na kukuha natin ay baka magkaroon ng pagkakataon ng ilang miyembro ng media na masilip ang paaralan dito sa KOJC. Pero hindi pa natin kasi garantisado yung seguridad, kaya inaalam natin kung ano pa ba yung ibang impormasyon na makukuha natin. Pero sinusubukan din kasi natin sumilip kanina, pero yun nga, wala pa tayong permiso at baka matagpa tayo na nagtitrespass. Alright, thank you for that. But Merrimon, siguro, in the meantime, if you can get any info as kung sino nga ba ang magde-decide kung ano ang order ng specific order ng TPO, that would be good. We'll keep in touch. Maraming salamat, Merrimon Reyes.